Lahat kayo, sa ayaw nyo sa gusto nyo, the service na, the service na kayo. The service na tayo. Okay. Private kayo lahat. Okay. Sa ayaw nyo sa gusto nyo. Mm-hmm. Yes, yes, yes. Ito lang mga bata na hindi kasi... Wala na kasi ROTC. Pero sa atin ngayon, basta mag-take ka ng ROTC, ayon sa 7077, RA-0777, mm-hmm, ay reservice na kayo. Yung yes, pag-ipagpatuloy mo, mag-take ka ng advance, yung tinatawag nating 21-22, 31-32 MS, 43, at nagpa-commission ka, pwede ka maging opisyal. Magkakarangko ka. Makinig kayo ha, sa mga gustong pumasok o gustong subukan ng buhay sundalo. Yeah. Tanong si Cabo de Weteng. Pwede po ba ako maging reservist kahit 38 years old na ako? Pwede, kasi tatlong categories yan. Yung first category, yung from 18 to 35 years old. Second category is 36 to 51. At the last category is yung retired, considered retired category, pero you can still fight, is from 51 to 65. Uy, pwede pa tayo. Pwede pa. So, first category ba o ano? Ha? Kailangan pa mag-training ulit dito, Manny, pag ganun. Again, no? Again, dalawa rin yung category natin ng reserve. Meron yung ready reserve at yung standby reserve. Standby. Oh, so, kayong apat, standby. Nakaupo kayo dito, nasa standby reserve kayo. Oo, hindi nyo lang alam sa standby reserve kayo. Ipapatawag pa kailangan. Pwede ka mag-MP. Pwede. At tagagawa ng sandwich. Pwede. Kasi yun ang ginawa ko nun eh. Yung ready reserve, ano yun? Hindi mo full-time yun, di ba? Reserve nga eh. So ano yung kaiba ng ready reserve sa standby reserve? Standby reserve, pag magkaroon tayo ng national emergency at magka-mobilization, pwede. Saka kayo papatawag at all able men. Ang standby reserve. Na, standby yun. Yung ready reserve, yan yung medyo active. Employable. Medyo active, so they see each other once a month, and they go active 2 weeks in a year. So yun yung ready reserve. So all over the country, ang ready reserve units natin, about 500,000 ang ready reserve, ang laman ng ready reserve natin. So kalahati, ang dami rin ha? Yun ang ano, kasi standby reserve. Ang ano natin, ayon sa... Ang total defense kasi ng Pilipinas, yung total defense natin is 20% active. Yun kami yun. Yes. Diba? Yeah. And then 80% reserve. Mm-hmm. Kaya nangyari sa atin ng World War II. So, nung inatake tayo ng Japan, ganun na naging proseso natin.